Welcome back again mga sir. This is OX. Back again with another video. Iwas-iwasan na muna natin yung panonood ng balita, lalo na yung mga mainstream media, kasi puro bad news yung binibigay nila sa atin and nakaka-stress din. And kumpara sa atin, is nakakababa rin ng immune system na hindi na sila nakakatulong sa mga ganitong sitwasyon. So ayan, kasi hindi naman ako masyadong nanonood ng mga mainstream media dyan eh. And mas main na pamanood ng mga documentaries and ng memes. So moving on sa topic, at sa video na to is magbibigay po ako ng tips and tricks kung paano pagandahin yung tunog ng midday natin. So stay tuned lang. And yung unang tip ko is para sa mid-range driver is to use face plug o yung tinatawag na bullet. Sa face plug kasi is acoustically is kinakancel niya yung tunog sa gitna and dinadivert niya yung sound sa gilid ng horn. O kaya parang binibigyan niya yung pathway yung tunog sa. Kasi kung naka-horn yung woofer natin o yung ginagawa nating bullet na mid-high is tina-divert niya yung sound sa gilid. And sa center is naka-cancel na. Kaya magiging long throw na siya kasi nagiging horn loaded na yung ating woofer o yung mid-range na ginagamit natin. Alam niyo naman kung ano yung acoustics ng horn is nagpapa-amplify ng sound para ma-throw niya ito ng malayo or magiging long range na siya. And sa mga tweeter naman or compression driver is to use acoustic horn. The longer the throat, mas better or mas malayo yung range niya. And kaya sa tinawag na compression driver kasi kailangan niya muna mag-compress ng tunog bago niya mapalabas sa isang horn. Kaya the longer the throat ng acoustic horn natin is the better. And yan po yung isang rason kung napapansin nyo is maraming gumagamit ng bullet na mid-high kasi mas louder sa pakinggan sa malayo. Kasi kung gumagamit tayo ng typical na tweeters o yung flat lang na tweeters na walang horn, is mapansin natin kung malapitan, okay yung tunog, pero kung malayuan, is masyadong kalat na yung tunog niya kasi wala siyang horn. Kasi kung hindi naka-horn yung tweeter natin, is kung pakinggan natin sa malapit, is okay lang, pero kung sa malayo, is masyadong kalat na yung tunog niya or mahina na kasi hindi siya naka-horn, is hindi siya pang long range na tunog. And yung isa ko pang tip para sa speaker placement ng mid-high is dapat mas mataas pa sa tenga natin or hindi nakalevel sa tenga natin yung tweeter natin. Kasi kung nakalevel siya is masakit po yung pakinggan kasi nakadirekta sa atin yung tweeter. Dapat is above sa ating tenga yung tweeter. Especially ginagamit ito sa mga ano eh, sa mga dapat may stand yung speaker natin or ipatong natin sa mataas na level and hindi nakatutok sa tenga natin or kalevel. Kasi madaling masira yung tenga natin kung masyadong level yung tweeter sa atin sa tenga and hindi na yan gaganda yung quality niya kasi and hindi na yan masyadong magandang pakinggan kung masyado nang sira yung tenga natin sa pakikinig ng tweeter. Kaya taas-taasan natin ng konti and i-level natin na hindi makakasabay or hindi ka-level ng ating tenga. Gaya ng mga line array is nilalagay po nila yan sa mga matataas na elevation yung mid-high nila para hindi direkta sa tenga ng tao kasi and mag-enjoy pa yung tao na nakikinig sa music mo kasi hindi masakit sa tenga. And yung isa ko pang tips is to bi-wire your mid-high. And ibig sabihin yan is naka-separate po yung wiring ng tweeter sa mid-range. And sa isang tweeter is naka-separate sa isang amplifier. And sa woofer naman is isang amplifier din. Kasi kung pinaparallel natin yung ano, yung tweeter sa mid-range natin, kahit lagyan pa natin ng kapasitor, is delikado po yan or hindi advisable po yan na setup. Kasi yung kung iisa lang yung amplifier ng woofer natin at mid-high, kung lalo na kung walang dividing network ha, mas exempted po ito kung may dividing network yung setup natin. Para lang po ito sa mga parallel na wiring na parang nag-commune ka lang sa tweeter na nanggaling sa mid-range natin. Kaya hindi po yan advisable na magsabay kasi pag nilalakasan natin yung amplifier is sa woofer is okay lang makakayanan niya pero yung tweeter natin is madali po yung masunog kaya hindi advisable po yung pinaparallel natin yung tweeter sa woofer. Kahit may kapasitor pa, ulitin ko, kahit may kapasitor po yan, masusunog pa rin yan kasi kung maglalagay tayo ng malakas na wattage sa woofer natin or sa mid-range natin is nagdidirekta pa rin yan sa tweeter kaya madali siyang masunog. Kaya hindi po advisable na yung parallel connection ng tweeter sa woofer. Kaya kung gumagawa tayo ng box na wala tayong dividing network is 2x wire na lang yung ano yung tweeter and woofer or isang terminal sila kada speaker and yung tweeter is nagda-drive ng isang amplifier pang tweeter and yung woofer is nagsasa-separate rin na and mas safe pa sa tweeter and mas maganda pa yung tunog ng woofer natin kasi pwede natin maihataw and mas mabuti na i-separate natin yung tweeter sa separate na amp
para sa kagandahan ng tunog, and mapifilter po siya, lalo na sa setup natin kung nag-3-way crossover tayo. Kasi mas separate natin and mas flexible yung amplifier sa pagtimpla ng frequency na naka-assign sa kanila. Mas maganda po yung tunog niya, no? Kaysa compare natin sa 2-way na mid-high. And yung isa ko pang tips is to high-pass filter yung ating mid-high para hindi na siya magpo-produce ng bass. Mas gaganda yung tunog niya kasi designated lang talaga siya sa mid-range and tweeter, and hindi na siya magpo-produce ng low frequency. And for driver sizes naman, kung hindi nyo napanood yung isa kong video, is to use 8 to 12 inches ng drivers para sa mid-high natin. 8 to 10 mas maganda yung ano, kaya kasi yun, yan yung ginagamit ng mga line array na setup o yung mga modules niya is 8 to 10 lang, maliliit lang na ano, kasi hindi masyadong magalaw yung cone niya, and mas malinis pakinggan yan sa mga mid-high na setup. So yan mga sir, yung tips ko sa inyo, so sana makatulong sa inyo yan sa pag-setup yung sound. So thank you again sa panonood, and see you in the next video mga sir.